For today's video, welcome to Husky Vlog TV. At ito na po, napiprepare ko na po ang pagkain ni Scarlett. Ito po. Ito po ay karni ng baboy na walang taba at saka kalabasa. Ito po siya. Papakain na po natin ngayon kay Scarlett. Titignan natin kung magana na siya kumain. Tulad nga po na sinabi ko kahapon, na pag ang aso nyo ay hindi kinain ang pagkain, dapat nyo tanggalin. Ayan, makikita nyo naman po kay Scarlett kahapon, hindi niya kinain yung ano niya, yung pagkain niya. Kaya, ang ginawa ko, tinanggal ko. Ngayon, nagpipwera ako ng pagkain niya. Ayan na po ang pagkain niya. Yan po ang pagkain niya ngayon ay karni naman ng baboy at saka kalabasa para hindi siya magsasawa. Makikita nyo naman po, ayan po siya. Oh. Dapat, kapag ang aso nyo walang gana kumain, kailangan gawan nyo na rin ng home remedy. Pwede kayong mag ano ng itlog at saka luya at saka asukal na pula. Yun ang unang pwedeng igamot sa aso ninyo kapag nakikita nyo na walang gana siya kumain. Para sa ganun, magkaroon ng gana yung aso ninyo. Pwede nyo rin painumin ang alaga nating aso ng Yakult. Healthy naman sa kanila yun eh. Once a week, depende sa laki ng aso kung gano'ng karami. Kasi sa akin, pinapainom ko dito kalahati eh. Kasi big dog naman to. Kung small dog naman, kahit mga 1/4, conforme naman po sa inyo kung gano'ng karami ipapainom nyo po sa kanya. At saka po, kapag tayo nag-aalaga ng aso, syempre, hindi naman sa lagi malakas kumain yung alaga nating aso. Kailangan marunong din tayong mag-observe at mag-rotation ng pagkain nila. Para sa ganun, hindi sila agad magsasawa at kakain sila. Katulad nyan, yan si Scarlett, napakahirap kumain yan. Talagang napakapili yan. Ngayon, kita nyo naman, kumakain siya. Ayun, kita nyo. Pagkatapos niyang kumain, papainumin ko siya ng vitamins. Ito, hinihintay ko na lang po yung heat niya. Pag heat na ito, mga ilang days lang, kapag pwede na pasampahan, papasampahan ko na po ito. Para sa ganun ay magamit ko na at makita ko na rin po yung lahi niya at sa ganun, maprobin ko na po siya. Female, blue eyes, ayan po si Scarlett. At saka payo ko lang po sa mga nag-aalaga rin ng ibang aso dyan, marami naman po tayong pwedeng ipainom sa kanila na vitamins at marami rin po tayong alternatibong pwedeng ipainom sa kanila. Tulad nga ng sinabi ko kanina, Yakult. Pwede naman sa aso, hindi naman nakakasama. Huwag lang araw-araw, syempre. Kailangan once a week. At saka, kailangan din, painumin nyo rin yung alaga nyo ng aso ng fish oil. Pwede nyo ihalo sa pagkain, pwede nyo ipainom sa kanila ng buo. Pampagana rin po kasi kumain yun eh. Ganun po yun. At saka sa mga nagngingipin naman na aso, na puppy, kailangan ninyong pakainin rin sila ng dental teeth na sa ganun ay makatulong para sa pag-iipin nila. At saka mapapayo ko lang sa mga katulad kong nag-aalaga ng aso, maging responsable tayo sa mga alaga nating aso para sa ganun, deserve natin yung magandang balik sa atin ng alaga natin. Nakikita nyo naman po, ayan po, oh, ubus niya na po yung pagkain. Ubus niya na po yan. At ngayon, syempre, ipre-prepare ko na yung tubig sa kanya. Ito po yung lagay niya ng tubig, stainless, at ito po yung mineral. Yan po ang ipinapainom ko sa kanya. Inubuksan ko lang po yan. At kapag napuno na, yun ang ipinapainom ko sa kanya. Make sure lang na bago nyo painumin ang alaga nyong aso ay kailangan ubos na ang pagkain niya. Wag na wag nyo unahin ng tubig bago pagkain kasi isa pa yung sa magiging dahilan na mawawalan sila ng gana kumain. Yan po. Pagkatapos niyang uminom ng tubig, syempre, ang gagawin ko naman ay papainumin ko naman niya ng vitamins. Oh. Ito pa po, makikita nyo, may mga tira-tira pang konting dog food, ilang piraso na lang yan. Ang mahalagay, kumain siya. Ilang piraso na lang yan. Sisimutin niya naman yan kapag kulang pa sa kanya.
Ngayon, tatabi ko na rin yung tubig. Nandiyan na po. Ayun naman niya na. Ayun o. Halapitan niya naman niya at sisimutin niya yan. Eh. Makikita naman po natin yan. Eh. Ayan. Kailangan, lagi lang ganun ang gagawin natin. Kapag ayaw kumain ng alaga nating aso, pwede nating tanggalin yung pagkain niya, huwag natin ibababa dito, at saka higit sa lahat, kailangan, huwag natin iistakan ng pagkain. At sa pag-training naman ng aso, katulad nito ni Scarlett, ito po kasi si Scarlett, hindi po ito kung saan-saan umiihi, dito lang po yan sa basahan namin umiihi, ayan po, nakikita niyo po, basa po yung basahan, kasi kaiihi niya lang po. Kailangan pag, ayan o, kita niyo po si Scarlett, o. At ito nga po, biglang tumae, hindi ko pa napapainom ng vitamins, bigla na kagad tumae. Pupulutin ko muna yung tahi niya bago ko siya painumin ng vitamins. Ito po yung vitamins niyo. Ayan po, tumahay na po. Ayan po, nalinis ko na po yung tahi niya. Ayan, papainumin ko po siya ng vitamins niya. Ayan po. Marunong po yan uminom ng kusa ng vitamins niya. Ayan. Ayan po siya. Oh. Sanay po siya uminom. Diba nakita niyo po, effective po sa aso na walang gana kumain. Ay, ang gagawin ay tanggalin muna ang pagkain niya, huwag ibababad dyan sa baba. At kung ayaw talaga kumain, pwede nyo naman siyang ipasting muna kung nakikita nyo sa aso ninyo na malakas. Siyempre, kung mahina na ang aso ninyo at wala talagang gana kumain at matamlay, siyempre, ang maganda gawin, dalhin nyo na kagad sa vet para safety yung alaga nating aso. Para makita rin natin na safety yung alaga nating aso, di ba? At dito na lang po nagtatapos ang ating video. Please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong video namin ilalabas. Paalam! Ayan na po siya. Paalam!